Hi guys, good day. This is Coach Carlo of Team Elevate and welcome back to our Live Good Academy episode number 2. And for this video, pag-uusapan natin and ang magiging topic natin is yung 2 genealogy tree ng ating Live Good comp plan. Okay? So, i-breakdown natin yung video, yung official video ng Live Good and i-detail natin ng konti para mas maintindihan natin. Okay, so let's go to the video. Let's talk about the LiveGood affiliate compensation plan. First, everyone has 2 genealogy trees. You have an enroller tree and a matrix tree. Okay guys, at the very beginning, dinidiscuss na po dito sa ating presentation na we have 2 genealogy trees. So different trees. So meron tayong enrollers tree and then meron din tayong matrix tree. Your enroller tree is everyone you personally enroll, people they enroll, and so on. So dito guys sa enrollers tree, ito yung mga ni-refer nyo, yung mga personal enrollee nyo. And then dito din sa enrollers tree, dito rin mapupunta yung mga ni-refer nila. So, everyone you personally enroll goes on your first level. Yan, tulad ng diniscuss po dito, lahat po ng enrollees nyo or personal enrollee will go to your first level. So, lahat. Kung meron kang 10 enrollees, lahat yun nasa first in the enroller level. Tree. Okay, yan. In the enroller tree, there's no limit as to how many people you can have on each level. Yan. Yan yung isa sa pinakamaganda sa atin. No limit ang level 1. So, in short, malaki yung potential na pwede nyo kitain. Actually, yun na yun eh. Walang limit yung income na pwede nyo kitain in weekly basis and a monthly basis. Kasi, sabi nga dito, unlimited ang yung first level mo. So, if you okay? personally enroll 20 people, you have 20 people on the first level in your enroller tree. Now, your enroller tree is used to determine 3 things. 1, your rank. Only people in your enroller tree count towards... Like Ben Glinsky said, dito nyo madedetermine yung magiging rank nyo sa ating compensation plan. So, kagandahan po dito sa ating comp plan, hindi siya magbe-base dun sa upgrade ng account. Yung benefits mo, hindi siya magbe-base kung mas mahal ba yung binili mong package o multiple package para ikaw is mag-rank up ng mas mataas. Dito po, ang ranking natin is naka-base, depende po sa effort and performance ng mga affiliate po natin. Good rank. Yan. 2, your fast start bonuses. Yan. And then, like Ben Glinsky said again, dito rin magde-determine yung weekly fast start bonus natin. So, kung ilan yung marerefer mo at ilan yung marerefer nung nirefer mo, yan po. Diyan po lalabas yung kung magkano yung magiging income natin every week. As you advance in rank, you'll okay. get paid fast start bonuses on as many as 10 yan. Levels. Tulad yan, kung napanood nyo po yung first video na about understanding the compensation plan na na-discuss ko po doon sa episode 1 na the more na nagra-rank up ka, lumalalim po yung benefits natin. In your enroller tree. And then let's And go three, to number 3. Your matching bonus. Dito rin madedetermine sa enroller tree yung matching bonus natin. Kasi po, tulad ng nabanggit ko kanina, unlimited level 1 to. The more na marami ka palang first level, marami kang 50% matching bonus na makukuha every month. Your matrix okay, tree go. Includes everyone in your enroller tree and may or may not also include people who may be placed under you by spillover. Sa matrix tree natin, kung nakita nyo dito sa may enrollers tree, ito yung first level mo, lahat po ng level 1, magkakasama sila dito sa taas na to. Okay, yan, makikita natin. Nandito sila lahat. Yan po yung first level mo. And then, lahat ng i-enroll nila, pupunta dito sa second level mo naman. Yan po sa enrollers tree natin. Pero sa matrix tree, i-arrange po yan ng system ng company natin. Ito yung tinatag nating auto-generated system. Which is, ifi-fill niya yung position natin sa matrix. Hindi po didepende ang matrix tree natin sa choice po ng mga affiliate. Yan po yung nakadepende kung sino po yung mga unang nag-enroll. And then po, ipi-place sila accordingly kung sino yung nauna. Now, in the matrix, everyone only has 2 frontline positions. So once those 2 spots are filled, either by people you personally enroll or by spillover from people above you in the matrix, anyone else you enroll will fall under those people. Clear naman na discuss, we only have 2 frontlines. Yan po yung
nasa first level ng matrix natin. So usually nga, gagawan din natin to ng content na mahalaga na bago natin i-run yung business natin is makapag-position tayo dito ng multiple accounts na yun nga, hindi nga lang nakapangalan sa'yo. Kasi one account policy lang po ang LiveGood. Pwede mo siyang ipangalan sa family members mo. Pwede mo silang i-position agad para at least pag nagkaroon ng spillover sa'yo and magkaroon ka ng mga referrals is maging under na nila. So mag-benefit din sila in the long run. So ito, didiscuss dito kung paano pipil yung ating front lines pababa niya by levels. Now, one unique thing we do to distribute spillover to help the maximum amount of people win is unlike traditional matrix compensation plans that fill left to right. Oh, ito isang magandang nakita ko sa affiliate compensation plan natin na auto-generated siya, magiging fair siya para sa lahat ng mga nag-join. So walang favoritism, hindi ka pwedeng mamili na dito mo siya ilalagay since mas close mo to. Dito mo siya ilalagay kasi family member mo to o relative mo to. Dito po, system po talaga yung mag-generate ng spillovers. Okay, so magiging fair. Actually, ito yung nagiging sakit din ng mga local companies or traditional company. Kaya minsan, polyo yung grupo, isang side lang yung gumagalaw kasi mas tinutukan nilang tulungan pakitain lang tong tao na nandito. And then, hindi na sila makapag-build sa kabila. So dito, kagandahan, lahat ng ipapasok nating affiliate and yung mga spillover sa atin, mapipil sa lahat ng affiliate na mag-enroll sa atin, which is totoo po na magkakaroon talaga ng downlines o ng affiliate yung mga taong magjo-join sa atin. Kasi ipipil ng system yung mga walang affiliate sa ilalim nila. LiveGood Matrix fills okay. All the left positions in the level first. Yan. Okay, balik natin konti, no, guys. Yan. Dito, guys, ipapakita para mas magkaroon kayo ng idea saan napupunta yung enrollee mo, saan mapupunta yung possible spillover nung nag-refer sa'yo. Ganito po yan. First. Okay, sa left position first. Kikita mo sa front line nyo po, pag na-fill na po yung dalawa na yon, which is left and right lang naman, talagang una pong nilalagyan yung left side. So possible, yung next enrollee mo, pupunta naman siya sa left side ng front lines mo. So uunahin muna ulit dito yung left side. And then pupunta na tayo sa right side. All the rights. Yan. So if this is your second level, for example, and you enrolled 4 more people, instead of them going 1, 2, 3, 4 and only helping these two people, we place them 1, 2, 3, 4 like this. Oh yan, nakita nyo kung gaano kaganda yung system, nagiging balance and nagiging fair sa lahat ng sumasali. Yan, pinakita po sa system kanina, kung meron kang 4 na new enrollees, kaysa isang tao lang, o sabihin natin ito, etong tao lang yung mag-benefit or etong tao lang yung mag-benefit sa bagong 4 na affiliate na papasok sa'yo, anong ginawa ng system? Ang ginawa po ng system is nilagay nila yung 4 na to sa iba't ibang linya para mabigyan natin ng spillover lahat ng affiliates natin. To be fair, and lahat mag-benefit and lahat makita nila na gumagana yung matrix complan po natin. So all 4 people on this level get spillover before the next person starts filling the right sides. Okay. Now you'll get paid 2.5% of everyone's monthly membership fee in your entire matrix regardless of... O yan yung nabanggit ko sa inyo guys sa first episode natin na regardless whether it's your personal enrollee or spillover po sa inyo, you will get paid 2.5% of everyone's monthly membership fee in your matrix. So, mukha lang siya maliit since 25 cents dollars ito. Pero sabi ko nga sa inyo, pag nabigyan ka ng isang spillover at yung na-spillover sa iyo is dating leader, dating sales agent, o presently sales agent, or may experience talaga sa pagbibuild ng community, eh magugulat ka. Magkakaroon ka agad na instant 50 affiliates, 100 affiliates, pwedeng 1,000 affiliates agad yung mapunta agad sa'yo na coming from spillover. And lahat yan magpapanik sa'yo ng 2.5% ng monthly percentage dun sa subscription ng lahat ng affiliate under nila. Who enrolled them? Yan. Down 12 to 15 levels depending on your rank. Nabanggit din natin yan sa ating episode 1 na ito po ang matrix is didepende rin po ang magiging
income nyo, depende po yan sa ranking nyo. So, as an unranked, yan, makukuha nyo yung benefits ng matrix hanggang level 12. And kung ikaw naman marireach mo yung diamond, marireach mo hanggang level 15. So, okay. Being paid on everyone's matrix, by far the biggest part of the compensation plan is the matching bonuses. Yan, eto. Like I said, this is my favorite part at isa to sa pinaka nagustuhan ko. Because galing po ako sa isang binary comp plan, na which is ang matching bonus po namin doon is nakadepende kung may bagong taong mare-refer o may bagong package na ma-avail, doon ka lang magkakaroon ng sales bonus or matching bonus, na which is kailangan talaga is gumaling ka talaga sa pagma-mindset, sa pagpapapay-in, kasi guys, walang magmamatch na tao pag walang pumasok na tao eh. So, eto, explain natin ano ba yung matching bonus. It allow you to match the entire matrix check of potentially everyone in your entire enroller tree team every single month. First, you'll match 50% of the matrix check of everyone you personally enroll. So, yan. Nabanggit ko rin to sa episode 1. Dito po, makikita nyo kung gano'n siya kaganda. Lahat ng level 1 nyo sa enrollers 3, you will get 50% of their matrix check. So, in short, lahat po ng referral nyo, meron kayo agad 50% doon. Kung lumaki po yung matrix ng lahat ng referral nyo, automatic 50% ng monthly matrix income nila, half of that will be your matching bonus. Okay, so ganun lang naman siya kasimple. Okay, kaya tulad nung napag-usapan natin last time, importante talagang mamonitor din natin yung subscription ng mga enrollee natin. Kasi po, nabanggit ko sa previous video na pag ang enrollee po natin is hindi nakapag-subscribe, automatic po malalaglag po sila sa matrix. In short, kung ito po, kung sila dati po ito, hindi sila nakapag-subscribe, mawawala po yan. Ang mangyayari, yung nandito, siya po yung mapupunta dito and magko-compress po yung ating matrix tree. Okay, so anong mangyayari ngayon dun sa nawala na tao na to? So ang mangyayari po sa kanya, kung nawala siya at nag-compress na po ito, pag siya po is nag-resubscribe or nagbayad na ulit ng subscription, possible mapunta na po siya sa ilalim ng mga dati niyang downlines. Yan po yung kagandahan sa matrix 3, na for me is fair siya, para at least maging fair sa lahat na nagsasubscribe. Kung ikaw nasa taas ka, hindi ka mag-subscribe, mas maganda nga malaglag ka sa position kahit nauna ka. Syempre unfair naman dun sa monthly nagsasubscribe kung ikaw hindi ka magbabayad. Dito naman sa Enrollers 3, what if hindi ka nakapag-subscribe? Anong mangyayari sa'yo? So makikip mo naman yung first level mo and yung other levels under nila. Kasi sa matrix ka lang naman po mawawala. Pero yung mga na-refer mo na naumpisa, hindi naman sila mawawala. Ang syempre, ang difference lang, ganito lang po yan para mas makuha po natin yung idea. Sample po natin, this is you, itong binibilugan ko po na to. What if referral mo to? O meron na siyang kinikitang $1,000. Yan. Kung kumikita na siya ng $1,000, automatic, $500 yan, sa'yo na, as your matching bonus. Ngayon, pag pinabayaan mo na hindi mag-subscribe itong referral mo, mawawala itong $1,000. Pag nawala yung $1,000 profit niya dahil hindi siya nakapag-subscribe, automatic po, mawawala din yung $500 mo kasi mawawala na yung matching bonus nung nirefer mo eh. So, kaya importante na mo-monitor po natin yung mga affiliates natin kung sila ba nakapag-subscribe na, para at least guys, mamonitor mo din kung magkano yung pwede mo maging matching bonus dun sa referral mo. So, yun. Para at least magkaroon po kayo ng idea no, kung paano gumagana ating enrollers tree and matrix tree. Okay? I think yun lang naman yung pinaka-importante na kailangan nating maintindihan dito sa ating episode ngayon. Kasi, yun nga, maraming nalilito about sa enrollers tree, sa matrix tree. May mga tanong kasi na, coach, yung enrollers tree ko na level 1, sila din ba yung level 1 ko sa matrix tree? Hindi po, magkaiba po yan. Lagi po nating tatandaan, meron tayong 2 genealogy tree. Enrollers tree, ito po yung nagde-define ng inyong rank, yung fast start bonus na weekly na income, and then yung pangatlo, yung matching bonus. Okay?
Kung gusto mo mas mapalaki at mas mapabilis yung paglaki ng inyong matrix tree at mas mapabilis lumaki yung matching bonus, wag mo lang hintayin syempre yung spillover. Kailangan ikaw yung mag-produce sa sarili mong team. Okay, and then syempre, lastly, gagawan din natin ng topic to. Before natin i-work out ng 100% yung ating business, maganda makapag-position ka ng at least 2 accounts para yung first 2 or yung front lines mo is maging account mo din. And pag lumaki siya, benefited ka sa 50% na matching bonus dun sa dalawa na yon. Okay? Hopefully guys, makatulong tong video na to sa inyo. And kung meron kayong suggestion na ating next topic for our next video, feel free to comment on our video. Okay? Again, this is Coach Carlo. Maraming salamat sa panonood. Have a great day. And see you on top. Bye!